Maraming mga netizens ngayon na nag-iisip na mukhang pinaparinggan ni Director L.A. Madridejos ang kanyang kapwa-direktor na si Andoy Ranay matapos mag-viral at maraming ang nag-usap tungkol sa basura comment ni Direk Andoy. Matatandaan si Direk L.A. ay isang kapuso na direktor ng mga primetime series katulad ng First Yaya na kung kailan ay natapos at talaga namang marami ang nanood sa primetime. Siya rin ang direktor ng ilang mga teleserye sa GMA7 na Meant to Be at May Special Tatay. Matatandaan si Direk L.A. ay dating assistant ng namayapang direktor na si Wendy Ramas. Sa kanyang Facebook nga noong July 13, isang pagbabaliktanaw ang ginawa ni L.A. at doon nga ay tila naalala niya ang kanyang dating mentor at direktor na si Direk Wen tungkol sa mga issue na ito na dati na rin napagsabihan na basura daw ang mga pelikulang ginawa nito. Matatandaan sa ilan sa mga blockbuster films na ginawa ni Direk Wen ay ang Sister Rakas noong 2012, Girlboy Bakla Tomboy noong 2013, The Amazing Private Benjamin noong 2014 at Beauty and the Beasties 2015 na kapwa pinagbitahan ni Vice Ganda. At marami nga ang nagsabi na halos umaabot sa 100 million lagi ang kita ng mga pelikulang ginawa nito. Kaya naman ayon sa post ni Direk L.A. sa kanyang Facebook, narito ang kanyang pagbabalik tanaw at kwento tungkol kay Direk Wen. Naalala ko nung nabubuhay pa si Direk Wen, maraming nagsasabi na basura ang mga pelikulang gawa niya. Tinanong ko siya kung anong reaction niya dito. Sabi niya, ang nagsasabi na basura yung gawa niya ay yung mga taong hindi makagawa-gawa niya. So ang ending, lalaitin na lang nila. Ang importante daw kay Direk Wen, sigurado siyang marami siyang viewers na napapasaya at madalas kumita ng more than 100 million ang mga pelikula niya. Sabi pa niya, hindi daw niya kailangan manlait ng gawa ng iba para patunayan na mahusay siya. Lalo na at maliit lang ang industriya namin pero marami din siyang inokray ng patago. Haha, naalala ko lang na miss kita, Direk Wen. Hashtag proud to be a kapuso. Matatanda ang nagsimula ang issue ng basurang ito nang mag-comment sa isang online forum ang direktor na si Andoy Rana na ayon kay Direk Andoy na hindi raw sila gumagawa ng proyektong basura kahit wala silang prangkisa. Narito ang kanyang sinabi. Yun naman, so aanhin mo ang franchise kung basura naman ang trabaho. Wow, grabe, I mean, diba? Parang mas masarap na lang magtrabaho kahit bawas ang sweldo, kahit hindi laging may trabaho pero alam mo na yung quality ng trabaho, yung maibibigay mo sa audience mo ay in the service of the Filipino. We have responsibility to our audience. Kaya iyon ang ibibigay natin hanggang dulo magkakasama tayo. Matatanda ang nawala ng prangkisa ang ABS-CBN noong May 4, 2020 at tuluyan niyang ibinasura ng Kongreso ang panibagong aplikasyon nito noong July 10, 2020. At dahil nga sa comment na ito, maraming mga kapuso stars ang nag-comment at talagang hindi sinuportahan ang sinabi ni Direk Andoy tulad ni Jacqueline Jose at ni Miss I.I. de las Alas. Pati na rin ang kilalang writer ng GMA Kapuso na si Suzette Doctolero.